Hello, hello, hello. Kumusta ang araw nyo? Ang araw po ay hindi maganda kasi it has been snowing for, I think, days, raining for days. So we couldn't go out to bike. I'm sad. But anyway, nakakatuwa kasi ginising ako ng asawa ko. Tuwag-tuwa siya. You know why? Pakita ko sa inyo. He is so happy and I am as well. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. So, ito yung papakita ko sa inyo, bebe. Tignan mo. Nilagay ko siya ng May 4. Tapos, ngayon, after 3 days, kasi May 7 today, tignan nyo, tumutubo na sila agad. Natutuwa ako. Ito, yung tumutubo. Ano yan sila? Mais. By the way, yung Norwegian ng mais is parang mais lang din sa atin. Mais. So, ayan. Tapos, kung makikita nyo yan, yan. Yan. Ano yan siya? Beans. Yan, yung hilera na yan. Beans, tumutubo na din sila. And yung lemon namin, tumutubo na rin yung mga nandito. May mga lumalabas na sprout na. So, super tuwang-tuwa yung asawa ko nung nakita niya kanina pag-gising namin. So, ayun na nga. Yun nang ipapakita ko sa inyo. At saka marami pa kaming seeds na ilalagay ko sa lupa para tumubo na rin sila. So, gagawin natin yan today. Yun, update lang para doon. Sa sobrang bilis niya, 3 days, tumubo na agad. Yun, kaya amazed na amazed siya eh. Ako din actually, kasi I was expecting it to show their sprouts after 5 days. Pero after 3 days, so ayun. Sabi ko sa kanya, ngayon, naniniwala na siya na marunong ako magtanim. So yun, I'm just so happy to share it to you. And sige, later, magtatanim tayo at sasamahan nyo. Oh. 6 hours later. Ngayon, ang gagawin naman natin, maglalagay tayo ng soil dito sa ating seedling pot and mag-start tayong maglagay ulit ng mga seeds para tumubo na sila. O kapag dumating na yung greenhouse, kapag na-install na namin, diretso na lang namin ito transfer yung mga tanim doon sa greenhouse. Anyhow, start na tayo, bebe. Ako lang dito mag-isa sa bahay at gabi na. Nasa work si Michael kasi night shift siya. Gagamitin natin yung bagong gloves natin para sa gardening. So, yan! Mag-start na tayo! Meron bata dito na magulo. Mira! Hop! Aww! Ayan, hindi siya mapakalik. Leg, Mira! Ayan. Upo lang siya. So, ito yung soil na gagamitin natin. Binili lang namin sa shop to. Yung pangalan ng shop is Hageland. Tapos, itong seedling pot natin sa Hageland din namin nabili. And, gagamit tayo nito para sa pang-scoop ng soil. And this, we bought this in Plantasyon sa Boda. So, let's start! Nung bata pa ako. Mahilig talaga ako magtanim. Sa likod ng bahay namin, lagi akong may garden na maliit. Kasi malawak yung likod ng bahay namin. Diba, probinsya? So, may mga space pa. Tapos, may yung kapitbahay namin na lupa. Wala pang bahay nung time na yun. So, lagi akong may garden. Tapos, yung lola ko, mahilig pa siyang magtanim. So, ayun. I think naman ako sa lola ko yung hilig niya sa ano, pagga-garden. At saka, sa probinsya naman, di ba, kadalasan ganun, may mga garden tayo, may mga sarili tayong pananim na doon lang tayo pipitas ng pagkain natin kapag may walang ulam, ganun. Unfortunately, dito sa Norway kasi sobrang malamig. So, kung wala kayong magandang greenhouse, hindi talaga makakapag-garden during winter. Pero kapag may greenhouse naman, which is sobrang
kailangan ng effort kung may greenhouse at saka magastos kasi syempre 'di ba kailangan lagyan ng heater or ng magandang ventilation. Yung in order naming greenhouse is pwede siyang lagyan ng heater or ventilation na maayos. Kaya lang 'yun, hindi ko alam kung maglalagay kami ng plants kapag winter. Mahal kasi siya eh. So 'yun, tingnan namin. Pero this time dahil magsa-summer na rin naman, sabi ko, okay na yun. Gagamitin naman namin. So yun, I'm just so excited. Ang daming tumatakbong plano sa isip ko. Alam niyo yun, di ba? Kapag may bago kayong gustong gawin or may project kang gustong simulan, sobrang dami nang tumatakbo sa isip mo. Yun. Ngayon, this summer, dahil nga sa kaganapan sa mundo, di ba? Hindi kami makakaalis anywhere kasi, well, lahat naman tayo, di ba? Hindi rin makaalis. So, yun, sabi ko, gawin na lang namin project yung pag-greenhouse. Luckily, sobrang napaka-supportive ng asawa ko na lahat ng, which is gusto naman niya yun. Matagal na din niyang gustong tayo ng greenhouse. Pero hindi lang niya maumpisahan kasi, ewan ko, dahil siguro walang nagpo-push sa kanya. Well, ngayon na andito na ako, sabi ko, ako nang bahala. So, yun. Meron mga excess na mga damo-damo na ganito sa loob ng soil. So, kailangan ko lang siyang tanggalin para hindi siya actually makahadlang dun sa growth ng seed. So, yun. Lagay lang natin siya. Ewan ko, baka yun yung ginawang pataba sa soil. Pero ayoko din siyang nandyan. Gusto ko malinis. Aliw na aliw ako sa sobrang dami kong pinapanood na video about gardening, about indoor plants. Aliw na aliw talaga ako. So yun, kung nagtatanong kayo kung anong pinagkakaabalahan ko this past few days, yun po yung pinagkakaabalahan ko talaga. Tuwang-tuwa ako sa mga nakikita ko. A few moments later. Hi, Mira. So ayun na, tapos na tayo. We have filled our seedling pots with soil already, all of it. So the next thing that we are going to do now is to have it moist with water. So, ito nang gagawin natin. Sprayhan na natin siya ng water. And later on, we will start putting our seeds inside the pots. Okay. Kasi reusable siya. Plastic siya eh. So, pwede siyang magamit ng paulit-ulit. Kaya dapat ingatan din yung paggamit na hindi sila masira or mabutas. Ito, hindi siya butas sa ilalim. So, pwede siya lagyan ng water dito para kahit hindi mo siya diligan every now and then, may water siya and moist talaga yung soil. Yan. Pili tayo ng ating seeds na ilalagay natin dyan. So, nandito na yung mga seeds na itatanim natin. And I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kind of seeds. So, I have hot pepper, chili pepper, cauliflower, lettuce, cucumber, and spinach. And last but not the least, asparagus. So, let's start! So, each section ng ating seedling pot, we are going to put, depende kung gaano kadami, but at least
2 to 3 seedling per section. And next thing, gagawin na natin siya ng mga butas-butas para isushoot na lang natin yung seeds sa loob. So, ayan na. Nalagay na natin yung mga seeds natin dito sa pot. And, yes, kung makikita nyo, ayan, may markings ako nilagay. Dito sa isang pot na to, hati-hati yan. Half eggplant and half calbloom. Ibig sabihin, cauliflower. Tapos, ayan, spinach. Ito, hot pepper, chili pepper, ito, cauliflower lahat, ito, cabbage, and ito, mini cucumber, yung maliliit lang. So, yan. So, ayan na siya. Tapos na tayo. And, dito siya nakaposition actually sa part na to ng bahay namin kasi mainit, malapit dito yung heater. So, yun. Parang mas mabilis sila tumubo kapag medyo mainit. Ayan, nandyan na sila. And I have markings kung kailan ko siya ni-start na ilagay sa earth soil. So, yes, I need to have the date so I would know kung gaano sila katagal bago sila talaga tumubo. So, yan na.